sa kabilang banda, si Zoe. Anong nangyayari dito? Yan ang mga unang salitang tumakbo sa isip ko. Nakatayo ako doon na tulala. Sinusubukang iproses ang sitwasyon. Tinukoy lang ba ni Rafael ang kanyang sarili bilang kapatid ni Alexander? Hindi pwede, wika ni Sebastian na ikinagulat ng lahat. Iyon ang mga salitang iniisip naming lahat. Lahat kami hindi makapaniwala. Sa aming sariling paraan, sinusubukang iproseso ang sitwasyon. Tumingin ako kay Alex at pagkatapos kay Rafael na sinusubukang maghanap ng anumang pagkakahawig sa kanilang mga katangian. Si Alexander ay may maitim na buhok na may piercing gray na mga mata. Ang buhok ni Rafael ay higit na ginintuang kayumanggi na may mapasyaw na asul na mga mata. Wala silang ganoong pagkakahawig maliban na pareho silang matangkad na may matatalas na linya ng panga at magkatulad na kulay ng balat at marahil iilan yan. Magkatulad ng katangian ng mukha. Hindi mo akalain na maaaring magkarelasyon sila. Paggunita sa painting ng ina ni Alexander, kung ito ay totoo, pareho silang nakuha ang kanilang itsura mula sa kanilang mga ama. I took a moment to stare at both Alex and Rafael. It wasn't even out of curiosity anymore. Sa lahat ng bagay sa sandaling ito, hindi ako makapaniwala na sinusubukan kong ikumpara kung sinong mas gwapo. Hindi mo na ako kailangang itanggi ulit. Ginawa mo na yan sa kapanganakan nung iniwan mo ako. Malamig na wika ni Rafael. Hindi ko pa rin maalis ang ulo ko sa sitwasyon. Alam ba ito ni Rafael sa buong panahon? Bakit hindi niya sinabi sa akin ng tungkol dito? Ilang oras kami magkasama habang nakikinig siya sa lahat ng problema ko. Pero hindi niya ba naisip na sabihin sa akin na naku, baka kapatid ako ni Alexander? Ginamit ba niya ako as this whole time para malapit kay Alex? This made me feel more stupid. I thought this whole time na anak ni Sebastian sa Alexander, tapos ngayon pala may kapatid siya sa ama. Hindi ko sana makikita ang pagdating nito. Ang totoong tanong ay paano nangyari ang alinman sa mga ito. Kung ganito ako'y nalilito, maiisip ko kung anong naramdaman ni Alex. Buong buhay niya ay iniisip niyang nag-iisa siya at ngayon ay maaari niyang sabihing magkakaroon ng kapatid sa ama. Hindi ko maisip kung anong klaseng kaisipan ang tumatakbo sa isip niya. Kailangan nating lahat ng paliwanag para sa buong sitwasyon. Lumapit si Sebastian kay Rafael na parang sinusuri kung may katotohanan ba ito. You have your godfather's eyes, komento ni Sebastian. Ikaw talaga, ungol niya, nagingilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Halatang pinipigilan niya yon. Lumayo si Rafael kay Sebastian. Kung ano man ang nangyari sa kanya, masasabi kong hindi madali. Ang sandaling ito'y napakahirap para sa kanya. Hindi kita pababayaan. Sinabi sa amin na patay ka ng pinanganak ka, paliwanag ni Sebastian. Hindi makapaniwalang tumingin si Alexander sa kanila. Sinuklay ang kanyang mga kamay sa kanyang buhok. Don't lie to me. My grandfather told me exactly who you are. Kasalanan mo na hindi man lang niya ako palakihin. Hindi ako palagi nagpapaalala sa babaeng umabando na sa akin. Galit na galit na sigaw ni Rafael. Malakas na umiling si Sebastian. Anong hindi nangyari? Sinabi sa amin na namatay ka, giit ni Sebastian. Nagsisinungaling ka. Wala kang pakialam sa akin. Napailing si Rafael na pinipigilan ang mga sinasabi ni Sebastian sa kanyang isipan. Matapos ang halos 15 minuto ng hindi produktibong pagtatalo, nakalap ako ng ilang bagay. Ang side ni Rafael sa kwento ay ang kanyang lolo na nagulat. Nagkataon din na ang lolo ni Alexander sa side ng mama nila. Ipinaampon niya ito dahil hindi makayanan ng kanyang ina na siya isang balakid sa kanyang landas sa pagpapakasal sa ama ni Alexander at palagi itong nagpapaalala sa pagkakamali na gawa nito. Sa tingin niya ay ayaw ni Sebastian sa kanya. Pinalakas siya ng kanyang lolo kasama ang kanyang ampon na pamilya. Ngunit hindi niya pinahintulutang makipag-ugnayan sa pamilya. Nabuhay siya sa gilid-gilid sa buong buhay niya, nag-iisa at nangingiwan. Ang side ni Sebastian sa kwento ay sinabihan siya na hindi nakarating si Rafael pagkatapos ng kapanganakan. Ang sakit na paghiwalay nila ni Claire.
Ang hula niya ay bahagi lahat ito ng sabwatan ng lolo ni Alexander na hindi kailanman nagkagusto sa kanya mula pa noong una at palaging gusto siyang mawala. Ang parehong mga kwento ay tila binago, tulad ng isang bagay na diretso sa isang telenovela. Bakit ganun kalayo ang mararating ng kanilang lolo? Lumalabas na may manipulasyon sa kanyang pamilya. Alinman sa kanila ay kailangan nagsisinungaling o ang lolo ni Alexander ang masamang tao sa buong kwentong ito. Ito ay isang telenovela na bumungad sa aking harapan. Paakyat baba si Alexander sa kwarto. Hindi ko masyadong masabi kung anong tumatakbo sa isip niya, pero anumang oras ay mawawala na siya. Tahimik akong nakatayo sa sulok, nakikinig sa lahat. I don't believe any of your words. There are all lies. You are just saying that to manipulate me. You have your daughter and you have him. You have the family that you've always wanted. Sabi ni Rafael sabay turo kay Sebastian. Halos mabulunan ako sa laway. May anak ba si Sebastian? Paano walang nagbanggit nito? Hindi ko akalain na kaya niyang magmahal ng iba bukod sa kanya at kay Alex. Siguro tama si Rafael. Hindi ko naman alam kung sino ang lahat. Sa puntong ito, kailangan ko ng 5 pahinang sanaysay mula sa lahat ng magpapaliwanag kung sino sila talaga. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit ang mga mayayaman ay nagpipilit sa mga pagsusuri sa background. Wala kang ideya kung anong kailangan kong pagdaanan. Patuloy ni Rafael. You should just stop being dramatic. Why should we even believe any of this is true? I must say, this is a creative way to try and get money out from me. Sigaw ni Alexander. Believe me, I want nothing to do with this family also. Let alone your filthy money. Sagot ni Rafael na ginagaya ang galit ni Alexander. Isang bagay na napagkasundoan nating lahat. Ungol ni Alex. Isang tao ang pinakawalan ni Rafael. You are exactly who I thought you were. Just a spoiled rich brat who don't care about anything else. You probably got that from your father. Sigurado ako na siya rin ang may pananagutan sa paghiwalay sa akin sa babaeng iyon. Mapait niyang sabi tungkol kay Claire. Iniisip ko kung ano ba talaga ang pinagdadaanan niya. Maaari mong sabihin ang anumang gusto mo tungkol sa akin, ngunit hindi ako papayag na bastusin mo ang aking mga magulang. Wika ni Alex. Sa pagkakataong ito ay si Sebastian na ang tumahimik. Malamang ay sinusubukan niya iproseso ang lahat. Kung tutuusin, ngayon lang niya nalaman ang buhay ng namatay niyang anak. Talaga bang iniwan niya siya? Hindi. Hindi niya kaya. Sobrang protective niya kay Alex na hindi ko maisip kung paano siya magiging higit sa sarili niyang mga anak. Masasabi kong sinisira din siya nito. Gusto kong umalis ka sa bahay ko. Hiling ni Alexander. With pleasure, sagot ni Rafael. Nagsimula siyang maglakad patungo sa pintuan, pagkatapos ay huminto sa kanyang mga landas. Zoe, dapat malayo ka sa mga taong ito habang kaya mo pa. Sisirain ka nila sa kanilang toxicity o mas malala pa. Gagawin kang isa sa kanila. Babala ni Rafael. Pabayaan mo na siya. Wika ni Alex. Pumesto siya sa harapan ko na para bang pinagtataguan ako. Binigyan ni Rafael ng huling tingin si Sebastian bago nagmarcha palabas ng bahay. Isang hindi komportableng katahimikan. Walang nakakaalam ko anong sasabihin. Alex, kapatid mo talaga siya. Ang alam ko lang... That's the door. Wika ni Alex. Pinutol si Sebastian. Tinuro niya ang pinto. Hindi na ito diniin pa ni Sebastian. Mas malaki ang mga issue na dapat niyang pag-usapan sa kanya. Pinagbasdan ko siyang naglakad palayo na parang asong nakahawak sa buntot hanggang sa marinig ko ang pagsara ng pinto. Ibinalik ko ang atensyon ko kay Alexander na ngayon ay mukhang baliw. I could tell he had been trying to hold himself together. Pero nahuhulog na siya ngayon. Palakad-lakad na naman siya. Hawak ang kamao na puno ng buhok niya sa frustration. Hindi ko maisip kung anong nararamdaman niya. Lahat ng tao nagsinungaling sa akin. Bulalas niya. Nai-imagine ko kung ano ang uri ng mga taong tumatakbo sa kanyang isipan. Bakit walang sino man na nagsabi ng ganito sa kanya?
Kung si Rafael ay tunay niyang kapatid sa ama at higit sa lahat, anong magiging kahulugan nito para sa kanya kung siya talaga ang kanyang kapatid? This was way too low from him. I met him a couple of years back. He wanted me to invest in some stupid idea. Tinanggihan ko siya at ngayon sa tingin niya ay maaari siyang pumunta dito at makapaghigante. Ang aking mga magulang ay hindi naghiwalay ng anuman. Ibinahagi nila ang lahat. Gamit ang aking ina, makakakuha siya ng maraming bahagi ng kumpanya. Ito ang magiging pinakamabilis na paraan upang kumita ng pera. Paliwanag ni Alexander. Hindi ko pa siya nakitang ganito nasira at nawasak. Siya ay palaging tila sama-sama at may kontrol. Noon pa man ay sinisikap niyang panatilihing buo ang pangalan ng kanyang pamilya at kumpanya. Ngayon ay nagkawatak-watak ng lahat. Pinagmasdan ko siyang lumuhod sa sahig. Dapat siguro umalis na ako ngayon at iwan siya mag-isa. Baka sakaling maramdaman niya ang sakit sa ginawa ko. Pero hindi ako magiging ganon kalamig. Ang aking maliliit na paghigante ay walang halaga kumpara sa kanyang pinagdadaanan. Pakiramdam niya ay parang nawasak ang buong mundo niya. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa kanya. Umupo ako sa tabi niya at niyakap siya ng mahigpit. Hindi ko alam kung sino ang mas nangangailangan nito, siya o ako. Halos agad niya akong hinawakan sa likod. Mahigpit ang pagkakayakap niya sa akin. Magiging okay din, bulong ko sa kanya. Malalaman mo. Hinaplos ko ang buhok niya habang pinagmamasdan siyang natutulog. Ilang sandali pa bago siya tuluyang kumalma, nang makatulog na siya, ang gusto niya ay matulog at walang kausap. Tinitigan ko siyang mahimbing na natutulog. Minahal ko siya ng sabay-sabay. Maari kong lagyan ang una ng kanyang ulo at patayin siya sa kanyang pagtulog at lahat ng aking mga problema ay malulutas. Pero nanaig ang pagmamahal ko sa kanya. Nagising ako sa pagkakahiga ni Alexander sa kandungan ko. Napatingin ako sa wristwatch ko at nakitang alas 8 na ng gabi. Mabilis na lumilipas ang oras kaya hindi ko na napansin. Nadurog ang puso ko na makita siyang ganito. Sobrang wasak at walang lakas. Sa buong panahon na nakilala ko siya, palagi niyang kontrolado ang lahat. Ngunit ito'y lampas sa kanyang kontrol. Dapat na siguro akong umalis. Kapag nakikita ko siyang ganito, lalo akong nahuhulog sa kanya. Pero kailangan niya ako ngayon. Wika ng puso ko. Sirain mo ang puso kong stupid. Kung malalampasan ko man siya, dapat na sigurong itigil ko na mga ganitong sitwasyon sa kanya at maglagay ng ilang kinakailangang distansya sa pagitan namin. It was my heart that got me in this position in the first place. Hindi dapat ako na in love sa kanya. Siguro kung malayo ako sa kanya, mas mabuti. Nasira ko ng company image niya. Tama si Sebastian. Kinuha ko ang unan sa tabi ko para alalayan ang ulo niya. Baka makaalis ako nang hindi niya napapansin. Lumipat siya sa pinakamaliit na sandali. Iminulat niya ang kanyang mga mata. Itinaas niya ang kanyang ulo mula sa aking kandungan. Napansin niya ang gagawin ko. Hindi man lang ako makaalis sa kinatatayuan niya. Pwede ka bang manatili dito hanggat gusto mo? Nagsalita siya. Ang pagpapalipas ng gabi dito ay hindi magiging masama. Mayroon na ako magandang komportableng kama dito. Baka pwede ako manatili. Pero hindi. Umiling ako. Yun na siguro ang lungkot magsalita. Last I checked na ayaw niya ako dito. Simula nang makakilala kami, pareho na kaming naging sakuna. Hindi ako dapat manatili dito. Oras na para pigilan ko ang puso ko na kumbinsihin akong gumawa ng mga katangahan. Mas mabuti na umalis ako. Sa tingin ko'y mas mabuti kung maglalagay tayo ng ilang distansya sa bagitan natin. Mabigat na wika ko. Kailangan ko ng space. Ang tagal niyang nakasagot. Okay. Mahinang sagot niya. Gusto niya ako magstay dahil malungkot siya ngayon. Kapag hindi siya, sisipain niya ako sa ilalim na ulit. I needed to protect my heart first. I've already let my guard down too many times. Ito'y magiging mabuti para sa amin. Inayos ko na mga gamit ko at lumabas na ng apartment niya. Sa bahay ni Zoe. Kumuha ko ng tub ng yogurt sa fridge ko at bumalik sa kwarto ko. Naiisip ko pa rin si Alex.
siguro hindi na lang ako umalis ng ganun. Kamusta na kaya siya ngayon? Okay lang ba siya? Dapat ko siyang tawagan. O baka hindi. I was indecisive. Naalala ko ng mga salita niya. Pwede kang manatili dito hanggat gusto mo. That were the code words for he needed me to stay, and I let him down just that. My thoughts were driving me crazy. Sa puntong ito, hindi na ako sigurado kung siya na nga ba ang nagpadala sa akin ng text na iyon. Mas lalo ako nagpasama sa sarili ko. Pero hindi rin naman siya anghel. Sa puntong ito, ang sigurado lang ako ay mas mabuti na lang kung sinubukan kong kalimutan siya. Nakipag-ugnayan ako kay Rafael ngayon. Nagulat ako sa lahat na nangyari kahapon. Hindi ko pa rin maiikot ang ulo ko sa lahat. Kaibigan ko pa talaga siya simula pa lang. Ginamit niya lang ba ako para mapalapit kay Alex? Alin mang paraan, kailangan ko ng mga sagot mula sa kanya. Pero hindi niya sinasagot ang mga tawag ko. Huminto ako sa pakikipag-ugnayan sa kanya pagkatapos ng ilang pagsubok. At dito na po nagtatapos ang part 34 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe!